Ito si R15, malaki lang kahan nito, pero ampaw yung loob dyan. Ito makikita mo dito talaga, 300cc talaga. So what's up mga chong, here's your boy Brian Ochil back at here again and again and again and again and again, and welcome back to another vlog. And today's mga chong, isang dito ngayon sa Motorcycle City Kaintana naman mga chong, para gumawa na naman na isang makubulohang content para sa inyo. Mga nag-request, eto na, R15 versus 300SR head to head, toe to toe mga chong, kung ano ba talaga masulit sa kanilang dalawa. So pag-uusapan natin mga chong, kung ano ba yung mga advantage and disadvantages, pros and cons na itong dalawang motor na to. Siyempre magkaibang brand, magkaibang CC, diba, same category, sports bike mga chong, same na price. So alamin natin yan mga chong dito sa vlog. So bago tayo magsimula, huwag muna natin kakalimutan na ipasok ang ating intro. Let's go! So yan ba mga chong, so alam ko marami ng vlog regarding dito sa dalawang to. Yes? Ma'am Dubai no? So marami ng vlog regarding dito sa dalawang to, sa comparison nilang dalawa. So ito, gagawa tayo ng sarili nating version 2021 comparison ng R15 V3 sa ng 300SR mga chong. Okay, so syempre ang unang-unang nating i-compare, since pare silang sports bike, is yung pagiging yung looks nilang dalawa. Okay, so since pareha silang sports bike mga chong, yan, so unahin natin yung kanilang headlight. So kung makikita nyo yung headlight ni ZF Moto mga chong, and very sporty na din siya. So kasi yung headlight kasi ng R15 ko, naka-modify na yun eh, naka R6 mas na ako. Yan, R6 mas, same lang naman silang maporma, LED parehas. And then, lahat ng ilaw nila, LED. And then, at the same time, yung sa gulong naman nila, ito ang stock na gulong ni R15 is 170. Ito, ang stock na ito is 110 to eh. Nasaan ka? 110 mga chong. Ito, 110 na ang stock na ito. Radial lang tatak. And pares 40. Ayan. Tapos, mga chong, ayan. Ayan, meron tatlong ulay ang CF Moto 300SR mga chong. Yung bago nila, yung white. Tapos ito, yung may touch ng neon, CF Moto. Ayan, merong tatak na CF Moto. Tapos black, then blue. Si mags niya mga chong, yan, may kulay na, may sticker ng kasama. Kasi mga chong, ang mags ko is ano yan, modified na eh. Palitan ko ng kulay ng mags. And then parehas monoshock. Ayan, parehas may maganda yung upuan. Ayan, malambot naman parehas. Parehas is 14 likod mga chong. Ang problema ko lang dito, di ko alam kung paano to gagawing tail tidy. Yung sa akin kasi naka-tail tidy na. Ayan. Di ko alam kung paano to gagawin itong kung paano paporma ng tail tidy. Yan. Pero pwede yan mga chong. Paporma din ang swing arm ng 300SR. Same with R15 mga chong. Ayan. Pareha sila. Paporma yung swing arm. And then, yun, sa tangke naman, to medyo maliit ang tangke nito, pero mas mataas siya. 12 liters ang tank capacity, R15. Is 11 liters pa, diba, something like that, 11, 12, 13 mga ganun mga chong. So, tapos sa upuan, sa seat height mga chong, syempre mas mataas ang seat height ni R15. R15 is 850 ng stock. Yan, tiptoe, 5'8 ako mga chong, medyo tiptoe ako ng konti pero manageable. Si 300SR naman is 780 mga chong, mas mababa compare kay R15. Yan. Kung makikita nyo, yan, flat na flat ah. Konting tipto lang, halos flat na. So yan, kung upo naman mga chong, sa driver's perspective, ang kinalamangan ni 300SR is TFT design na siya, diba? Since naturingin na siya 164,000 lang, hindi mo masasabi na tinipid yung mga parts ni 300SR, diba? Dun pa lang, panalo na. So walang wala pa nama si R15 dun pa lang sa TFT design nito. And then at the same time,
Nalilitan lang ako sa parang itsura niya, no? Parang hindi siya ganun ka-bulky. Unlike R15 na makikita mo na pag inupuan mo, ramdam mo yung bulkiness niya. Dito, nakaramdam ako ng hindi ganun ka-bulkiness, pero mas mahaba yung kanyang handlebar, I think. Yan, o. Tingnan nyo, ha, dito, ha. Yan. Yan. Oo nga, mga chong. Mas mahaba ang handlebar ni 300SR. Which is, hindi naman siya masyadong issue. Siguro sa traffic lang. Kasi, syempre, pag mas mahaba yung handlebar mo, mas nakakailang siya. Imaneho. Isaksik sa traffic kasi baka tumama. Pero, yan, napapalitan naman yan. Wala naman din problema doon. Tapos, yun nga, 300 cylinder, mga chong. Yun lang ang pinagkaiba nilang dalawa. Syempre, mas malakas na tong 300SR na to. Kung hindi ka naman masyadong maarte sa brand, dito ka na sa 300SR kung hanap mo power. Pero kung gusto mo talaga, Japanese brand, Yamaha, yun lang naman ang nilamang ni Yamaha, pangalan lang yung babayaran sa kanya. Sa parts naman, syempre, since China bike, mga chong, di natin in-underestimate ang mga parts ng China bike, yung reliability. Pero syempre, pag sinabi natin China, hindi talaga siya ganun kaganda or cut quality yung mga piyesang gagamitin. Pero wala naman sigurong problema din doon since siguro, marami namang parts si CF Moto palagi na mga yung mga moving parts, yung mga mabilis masira, ganun. Ayan. Tapos ito, pareha silang aerodynamics dito. Sino mas maganda, boss? Sino mas maganda kung titignan? Oh, pero kung hindi titignan yung pangalan, mas maganda to, no? Ayan. So magkakaiba rin talaga ng ano. Ito 300cc. Ito 155. Pero pares ng presyo, 164. Talaga? Ito, Chinese bike, Japanese bike. Sa anong, mas anong prepared nyo sa kanila? Yamaha pa rin. Yamaha pa din, no? Depende talaga sa tao kung ano yung mas gusto nila. CF Moto yung ginawa ko, ah. CF Moto, walang... Hindi lalabas ako ngayon. CF, yung NK. Pero sa piyesa, wala namang problema yan. Madali namang solusyonan yan. Kung sabi ko nga, kung hindi naman sila maarte sa brand, CF Moto. Kasi 300cc na siya eh. Kung hanap mo power, power ang hanap po, ito ka na talaga. Siyempre mga chong, kung sa daily naman natin sila gagamit. Salamat boss, salamat po. Ayan. Congrats siya, maglalabas ng NK650. Kung sa daily naman mga chong, siyempre, meron pa rin disadvantage and advantages silang dalawa. So kung tipid ang hanap mo, siyempre, dito ka. VVA na to eh. So tipid to 158cc. So, built siya for economy. So, dito naman sa 300cc, since mas malaki yung kanyang, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Basta 300cc siya. And then, one cylinder lang naman. Pero since naturo niya siyang 300cc, mga chong, magastos siya sa gas. Siguro, mga 10 to 15 kilometers yung pagitan nilang dalawa. So, kung daily mo siya gagamitin, mga chong. So, nandun nakasama na yung walwal, mga ganun. Pero kung daily naman, mga chong, syempre, may lamang pa rin tong CCF Moto. Kapag kailangan mo ma-overtake, yung mabilis ang overtake, hindi ka mabibitin dito since 300cc siya. Okay? Kaya ako, siguro naman, di ba, kung normal na tao ka, di ba, wala ka naman masyadong alam sa brand-brand, kapag pag tinignan mo silang dalawa, halos pares lang, di ba? Ito si R15, malaki lang kahan nito, pero ampaw yung loob dyan. Ito, makikita mo dito talaga, 300cc talaga. If I'm not mistaken, 293cc exactly ang ito cc na ito. Saka ito, maganda dito mga chong, ABS na to, dual ano na siya, dual ABS na, dual channel. So ang likod na ito is 140, pares lang sila ni R15 ng stock. Dito maporma na rin yung ano niya, yung kanyang exhaust kasi nasa gilid lang sa R15 standard. Yan, pares monoshock dito naman sa sprocket. So yeah, siyempre mas malaki ang sprocket na ito. Mas malaki ang, mas mabigat to. Kasi ano to eh, 300cc yan eh. So mga chong, I'm not an expert ha, regarding dito sa mga ganito, sa mga specs, sa mga ano, sa mga terminologies. Hindi tayo expert dyan, pero sa akin lang, sa opinion ko lang naman, no. So meron na rin ako nakita na ito na may modify. So maganda rin yung kinalabasan, nagbalit ng exhaust. So maraming nang pinalitan mga chong. Daily mo naman sila gagamitin parehas. Diba, parehas naman 12 liters. Diba, panalo na rin. Dito naman sa tangke mga chong, ayan o. Yan. Meron siyang touch ng parang carbon touch dito. Tapos dito yung kanyang switch. So merong grills. Yon. Delta box. Yun ang kinagandaan nito ni R15. Dito, diamond ata ang tawag dito sa
chassis na ginamit dito ay 300SR. Tapos sa power naman mga chong, syempre since 300cc to, ang power nito is 29 horsepower. Then si R15 is merong 19 horsepower. And then sa torque naman is 14.7. And MC R15 and then si 300SR is 25.3. Okay. Then mas mabigat si 300SR, 165 kilos. Ito, 137 lang. Dual overhead cam, 300SR. So lamang na lamang siya doon. Ito, single overhead cam lang. Then VVA, slipper clutch sila parehas. Ito, VVA to. Ito hindi. So yun lang mga chong, sa tingin ko that would be it. So kung meron pa yung sa tingin nyo na hindi ako nasabi regarding dito sa pinagkaiba na itong dalawa, hindi natin matitest drive si 300SR kasi unit to ng Motorcycle City. So pinayagan lang tayo. Once again, maraming salamat Motorcycle City sa painit na pag-welcome sa akin lagi kapag pupunta ako dito. So pinayagan tayo, pinapayagan na mag-vlog. So thank you so much. So kung kailangan nyo ng 300SR mga chong, kindly contact si Ma'am Divine na laging nag-assist sa atin. Ma'am Divine Vibray, lalagay kasi sa inyo kanyang Facebook. So yun mga chong, I think that would be it. So thank you for so much for watching. Again, this is Brian No Chill, and I'm out. Let's go!